Tuto lang isang mambabatas na mailipat ang pondo ng PhilHealth sa iba pang programa ng gobyerno. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Pabor si Department of Finance Secretary Ralph Precto na magamit ang sobrang pondo ng PhilHealth para sa ibang programa ng gobyerno. Sa ginanap na kapian sa Manila Bay, nabanggit pa ni Secretary Recto, natutulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, ay gamitin muna natin to para sa mga ibang programa katulad ng infrastructure. Ngayong taong 2024, umangat ng 4 to 5% ang contribution rate ng mga empleyado para sa kanilang PhilHealth. Yung unang tanong, bakit tinaasan? Ang nagtaas niyan, Kongreso, may batas yan na pinasa in 2018. Ang purpose niyan ay makatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung out-of-pocket expenses. Subalit para kay Agri-Partilist Representative Wilbert Manoy Lee, mas magandang gamitin ng PhilHealth ang excess budget nila sa pagpapalawak at pagpapaganda ng kanilang benepisyo. So ang panawagan ko, kung kukuha man ng excess fund, kunin po sa mga DOCC na hindi related sa social services po yung servisyo. No? Yung kung katulad ng PAGCOR, ng PCSO, doon po nila kunan, no? Kunin. No? Naniniwala ang kongresista na maraming kakulangan ng bansa, partikular na sa usaping pangkalusugan. PESCAN, CITISCAN, MRI, lahat po ito hindi po walang coverage ang PhilHealth. Eh ito po yung mga kailangan para matuto yung sakit, no? Eh, napakamahal po ng mga ito. So sa akin, dapat punahin po talaga na ma-cover muna lahat ang mga dapat i-cover ng mga sakit. Isaiah Mirafuentes, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.